Kamusta mga tol? Nanalo ang Gilas laban sa Saudi Arabia. Pero kasi, yung style na ginawa dito ni Coach Tab mga tol, no? Parang hindi naman talaga seryoso eh. Parang binibigyan lang niya ng pagkakataon lahat ng players ng Gilas. So dito sa video na to ha, doon tayo ngayon magpo-focus sa contribution ng bawat player. Unahin na natin si Terdinand. Yung sinabi natin dati, di ba? Pwedeng si Sakuragi ang maging point guard ng Gilas. At dito nga sa larong ito, nakita natin yung magagandang pasa ni Terdinand, no? Tsaka last time, di ba? Binanggit din natin, kulang ng slasher ang Gilas. At dito sa larong ito, nakita rin natin yung mga salaksak ni Terdinand, di ba? Importante talaga to mga tol, lalo na kung siya ay magpo-point guard ng Gilas, di ba? Isipin nyo na lang mga tol, si Westbrook, di ba? Strength niya yun eh. Malakas sumalaksak yung mokong na yun eh. And kapag nakakasalaksak ka, makaka-attract ka ngayon ng depensa, di ba? Tsaka mo ngayon ipapasa. Mga ganito oh, solo lang niya yan oh, dinrive na niya oh, kinuyog niya sa gitna, ang gandang pasa niyan, di ba? Ito pa oh, simple pick and roll lang, trap defense, pocket pass ngayon kay Bongo, pabanda, patay yan. At saka isa pang sinabi rin natin dati, kulang ang Gilas ng perimeter defender. With third and Papa Dwight na maganda yung size at height, medyo andun na yung perimeter defense na hinahanap natin, no? Kaya no, tingnan yung defense ni Terdinand dyan, no? At isa pa, meron naman tong decent na jumper eh. So para sa akin, pwede na rin talaga mag-point guard itong si Terdinand. Okay, next. Dito naman ako na-impress talaga ha. Kay Baby Lakay, Dave Ildefonso. Ang gaganda ng mga pasa ni Baby Lakay sa larong to, no? Lalo na sa mga pick and pop, di ba? Yung pagbasa ni Baby Lakay sa depensa, mga tol, talagang impressive eh. Katsa dito, kinuyog. So pinasa kagad niya kasi libre-libre eh. Melchor, Gaspar, Baltasar, only 3 points. Bang! And pa, same lang yan, di ba? Pero tinignan niya muna kung magro-rotate ba yung depensa sa kanya ngayon yung pinasa. Only 3 points. Bang! So kaya di ba nito mag-point guard? Parang hindi pa ata sa ngayon, mga tol, no? Pero dito sa larong ito, nakita ko binibigyan din siya ng chance na mag-point guard paminsan-minsan, ha? At ang pinaka nagustuhan ko dito kay Baby Lakay, parang veterano gumalaw mga tol, no? Well, dito sa larong ito ha. Yung galaw kasi ng mga veterano para sa akin, medyo mabagal yan ng konti eh. Pero kalkulado yung mga galaw niyan. Ayun, tingnan nyo, hindi naman ganun kabilis yan, di ba? Hindi nga lang pumasok yung wakali na pabanda, oh. Ayun po, tingnan nyo. Hindi na naman mabilis, oh. Pero sakto lang yung timing ng pasa niya, di ba? Ayun, sumalaksak naman siya dito. Kinoy sa gitna. Biglang kickout ngayon kay Justin. Only 3 points. Bang! Pero sa depensa, parang kailangan pa niyang i-improve yung laterals niya. Pero yung bilis, yung katawan, tsaka yung tangkad, andun na lahat, di ba? Okay, next! Si Papa Dwight! Si Papa Dwight! Ay! Para sa akin, ha? Shoot na tong si Papa Dwight sa puso ko. Kasi sa Gilas, sure ball na tong poging to, eh. Eh, no? Shoot, Papa! Ay! Shout out kay Papa Dwight. Ang pogi mo. Sana all. Tall, white, and handsome. Magaling pa dumipensa. All around kasi to si Papa Dwight mga tol, no? Pwede rin siya mag-point guard, di ba? Pagkatapos, simple-simple pa yung mga the moves niya, no? Yan, no? Ay! Shoutout kay Papa Dwight. Ang pogi mo. Muwa-muwa chup-chup. So, hindi na talaga ako maghahanap ng iba. Sa akin ka na. Este, sakto ka na sa Gilas, eh. Shoutout kay Papa Dwight. Ang pogi mo. I love you. Okay, next. Si Melchor Gaspar Baltasar naman. Ang ganda ng shooting ni Melchor Gaspar Baltasar sa larong ito, ha? Kung tutusin, pwede talagang stretch for itong si Melchor Gaspar Baltasar, di ba? Ayan o, under 3 points, bang! Pero para sa akin, mga tol, ha? Para magka-chance tayo sa mas mataas na competitions, kailangan talagang maglaro ni Baltasar na small forward. Remember Rashard Lewis, mga tol? Pwede ganun yung laro ni Baltasar, di ba? Sa ngayon kasi, hindi pa ganun kagaling sumalaksak tong mamang to eh. Pero sa international competitions, talagang importante na magaling ka sa 3 points, talo na ako small forward ke. So yun na, he's one step closer sa pangarap natin jackpot as a small forward. Okay, next, si Kwame Brown naman. Siya pa rin mga tol yung best defender natin sa ngayon eh. And our best inside scorer syempre naman, di ba? Masipag na, malakas pa dumipensa sa ilalim. Sa totoo lang mga tol, kung meron pa tayo isa pang ganito kalaki at ganito kalakas dumipensa, sorry na talaga tayo sa ilalim kung kasama pa si Panungkit, di ba? Tingnan niyo naman yung sipag niya, no? Saka yung depensa niya sa ilalim, mo. Oh. Very good ka dyan, tol! Malakas din niya sa rebound. Naalala ko tuloy, hirap na hirap nga si Kuya Cardo dyan eh. Pero ito talaga yung kailangan niya improve ng gusto ha. Yung mga drive niya na ganyan, no? Kasi mga tol, yung style ng Gilas kadalasan yung malalaki nakapwesto palagi sa labas eh. Kaya kailangan niya talaga matuto ng mga ganitong salaksak ko para mag-level up yung laro niya with Gilas. Okay, next, si Bet Tamayo naman mga tol. Parang si Melchor Gaspar Baltasar lang din, di ba? Sana mga tol, ma-develop natin tong dalawa na to, no? Bilang small forward natin, maganda yung height nila eh. Okay, next, eto si Kabagdot naman, siya pa rin yung sweet shooter natin eh. Importanting role kahit sa ang team, di ba? Lalo na kung magpo-point guard si Terdy, di ba? Kailangan talaga natin ng mga ganito eh, kagaya ni Kabagnot dahil sa mga kickout na ganyan, no?
Okay, next. Si Buenas naman, hindi ko masyado nakapansin sa larong ito eh. Pero meron siya mga assist dito sa first quarter, ha? Okay, next. Si Punyeto, yung pwesto 1 talaga niya sa off-the-ball defense, yung pa rin talaga yung strength niya. Yan, no? Tingnan niyo yung pwesto niyan. Ang ganda, oh. Pero sa one-on-one defense, medyo nababagalan talaga ako dito, tsaka medyo maliit eh. Okay, next. Si Bong Navarro naman, still a very good role player, mga tol. Saktong-sakto lang na role player itong si Bong Navarro eh. Medyo matangkad pa to, ha? Okay, next. Si Flying A naman, medyo may kaliitan talaga, mga tol eh. Pero may shooting dito sa 3 points, ha? At yung utak talaga ni Flying A, hindi talaga matatawaran, no? Eh no, sabi niya, hoy, doon ka, Kim Chu. Tsaka ngayon may hand-off screen. Ngayon, meron siyang dadaanan, no? So, nag-gets niyo na ba kung bakit pinaalis niya doon si Kim Chu? Sinabayan niyan, kinikout niya, wide open tuloy, and 3 points, bang! Ito pa, oh, screen dapat si Beth Tamayo, di ba? Pero nakita niyo, ang laking mismatch ito, ah. Pinaalis kagad niya yung mga nasa kanan, no? At ang ginawa niya, pinaposte niya si Beth Tamayo, okay, di ba? Ganito yung mga classic na point guards natin, eh, para sa Dido Pumarin, eh. Hindi matangkad, pero malaki naman ang itlog. Okay, next. Si Dilang Angel, siya pa rin yung pinakamagaling umarte sa gilas. Siguro mga tol, no? Nag-acting lesson siguro to si Dilang Angel eh. Talagang hindi mo pwede hawakan eh. Kukuhanan ka talaga ng foul eh. Parang madali mo lang ata yung dulo ng buhok nito. Kala mo iniwan na ng jowa kung maka-arte o iyak-iyak na oh. Pero dito ha, hindi ko nakitang unlead dribble si Dilang Angel. Kanina ko pa nga inaantay eh. Sasabihin dapat ng announcer, Belangel, unlead dribble, unlead dribble, unlead dribble. Pero hindi nangyari eh. At panghuli, si Kim Chu. Para sa akin mga tola, work in progress pa rin talaga itong si Kim Chu, no? Pero pag sinabing pag nag-complay ka na bawal lumabas, ayan ang mangyayari, oh, bawal pumasok. Ayun, baon sa pansitan. O yan mga tol, like and subscribe ha. Huwag niyong kakalimutan, kukutusan ko na kayo dyan eh.